Dahil busy din ang ilang ninong at ninang ngayong magpapasko, may iba na digital o sa pamamagitan na lang ng mga e-wallet nagpapadala ng aginaldo. Pero para sa ilang eksperto, mas maganda pa rin daw ang physical na regalo, lalo na para sa mga bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Noong Nobyembre pa raw nagsimulang mamili ng Christmas gifts ang 36 anyos na si Abby para sa 28 niyang inaanak. Kanina, inabutan namin siyang abalang-abala sa pagbabalot ng mga regalo. Gusto talaga ni Abby na ngayong Pasko, personal na maiabot ang mga ito sa kanyang mga inaanak, lalo't hirap magkita-kita noong huling dalawang Pasko. Medyo ano tayo last year medyo restricted. Kumbaga, hindi full blast na makakapagbigay ka. Yung iba, hindi rin nakakapunta dito para mamasko. Para kay Abby, iba pa rin talaga ang feeling kapag nakakapag-abot ng regalo. Kaya nga raw tinawag na spirit of giving. Mapi-feel mo talaga yung love pag merong na ibibigay na physical gift. So for me, very important siya talaga na maiparamdam ko dun sa inaanak ko, sa mga mamamasko na meron akong maibibigay sa kanila na simple gift. Pero para naman sa busy 35-year-old na si Gam, e-gifts o digital aginaldo muna ang diskarte ngayong hirap siyang humanap ng oras para mamili. Ang kanyang e-wallet, loaded na rin para mag-transfer ng pamasko sa mga inaanak. If don't have time para bumili ng gifts, makapunta sa kanya, edi I think it's an advantage as well na si inaanak mismo, edi yung ito yung gusto pala niyang bilhin through that little amount na i-transfer mo or e-gift, I think that could be better. Ang diskarte ni Gam, 2 thumbs up para sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya naman iniinganyo ng BSP ang iba pang mga ninong at ninang na tangkilikin ang digital aginaldo. The economy becomes more efficient and our costs higher, lower when people use more e-money. And it's also more environment friendly, right? Less paper, now that you have polymer, less plastic. Swak din daw ang digital aginaldo ngayong marami ng establishments ang tumatanggap ng digital payment. Large increase in our target of what? Our two numbers are 50 and 70, you know? 50% will have accounts and 70% of the transactions will be digital. And the numbers are encouraging. To some extent, nakatulong yung pandemic kasi nasanay yung mga tao na to buy online. And naturally, because online, electronic payments. Pero para sa anthropologist na si Dr. Michael Tan ng UP Diliman, may ibang kasiyahan pa rin na idudulot ang pagtanggap ng aktwal na regalo, lalo na sa mga bata. Ang tingin ko dito kahit sa mga bata, minsan mas exciting na bibigay mo na lang pera, whether electronic or actual cash, at sila nang bibili. No? Mas exciting, lalo pa ngayon, pwede na mag-mall o kaya gamitin para sa Shopee o Lazada. Pero iba pa rin ang regalo eh. No? Yung nakabalot pa, may excitement and surprise. No? Although, happy din sila na pag dumating ang order galing sa Shopee or Lazada, happy din sila. Pero digital man o physical, ang mahalaga, may nakaaalala at may nag-e-effort na bigyan ka ng regalo ngayong Pasko. Kaya huwag kakalimutang magpasalamat. Ngayong Pasko, bukod sa mga parties, masasarap na mga handaan at kaliwat ka ng mga regalo. Sana'y maalala po natin ang tunay na diwa nito, ang pagmamahal sa atin ni Hesukristo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.